Kids, intayin natin na kaunti si MJ, ha? Eh, maya-maya, darating din niyo at magsimula tayo mag-aaral. Nakakapanibago po si MJ. Di naman po siya na-late. Ah, nag-text si MJ na mali-late siya. Kasi nawalan ng kuryente sa bahay nila. Kaya, na-delay siya ng pag-alis. Bakit? Mawala po silang kuryente? Naputulan po ba sila? Hindi naman. Nagkataon lang na may schedule ng power interruption sa kanila. Ano po yun, Kuya Eric? Actually, ginagawa yun sa iba't ibang lugar. Maaaring may inaayos na kuryente o maintenance sa nagagawin sa lugar nila, baka kasi mayroong nasira. Eh, alam nyo, kung hindi kasi yun gagawin, maaaring mas lalong magkaproblema sa ginagamit nilang kuryente. Mas mabuti nga pong may ganun silang ginagawa para sa kaayusan po ng electricity nila. Oo, kasi kailangan natin ng kaayusan sa ating mga ginagawa at kung saan man tayo naroroon. Ito, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Unang Corinto, 14:40. Datapwat, gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Sangayon po kami sa sinasabi ng Biblia, Kuya Eric. At yan ang ating verse of the day. Oh, andito na si MJ, oh. Pwede na tayo magsimula ng pag-aaral. Kamusta na kayo lahat? Kuya Eric, pasensya na po, nalit ako. Okay lang yun, ang mahalaga, andito ka na. Oo nga! Kuya Eric, ano po ba pag-aaralan natin? Tungkol pa rin sa energy ang ating pag-aaralan ngayon. Kikilalanin natin ang pangunahing abala dito. Kilalanin natin ang DOE sa pagbabalik ng KNC Show! Sid Kapulong reporting news from around the world. On a recent blog posted by Google's Senior Vice President, Urs Hosel, he revealed that Google will be using 100% of energy from renewable sources in 2017. Since the company, according to New York Times, last year used 5.7 terawatt-hours of electricity, turning towards green energy sources is welcomed. Ever since 2007, Google was on a quest to going green when it first started buying energy from renewable energy sources. As of 2010, the company buys all the energy from a wind farm in Iowa. Now, the senior VP said that the company will reach 100% renewable energy for its global operations in 2017. However, not every single Google server or office will use green energy since the company still buys energy from power companies. Since Guardian reports that tech companies are responsible for around 2% of global greenhouse gas emissions, it's great Google decided to go 100% green. Until next time, I'm Sid Kapulong reporting news from around the world. Hi kids! Ang pagtitipid ng kuryente ay isang mabuting pag-uugali na dapat nating ma-practice. Kaya mas maganda habang bata pa ay matutunan na natin ang pagtitipid. Hindi lang sa kuryente, kunding maging sa ibang bagay para madala natin hanggang pagtanda ang karakter na ito. At yan naman ay pinapractice natin dito sa Kids Craft. Kaya sa araw na ito, tutulungan ko kayong ma-remind sa atin ng mga pagtitipid sa kuryente. Ang project natin ay Energy Conservation Reminders. Kaya tara, simulan na natin ang pag-recycle. Ang kailangan nating materials ay glue, marker, color pens, at scissors. Makinig at manood mabuti at ihanda ng mga gamit para makapagsimula na tayo. Una, gumuhit ng isang hugis ng ilaw sa isang color paper at gupitin. Gumupit naman ng maliliit na piraso ng ibang kulay ng papel para sa ilalim ng ilaw at idikit ito.
kumuha naman ng isang brown color paper at gumupit ng isang hugis parisukat at idikit ang ilaw sa ibabaw nito. Sunod, lagyan ng mga daliri ang yellow color paper. Ngayon naman, guhitan ng outline ang gilid ng ating project. Lagyan naman natin ito ng mukha. Ang huli ay lagyan natin ng mensahe ang project natin. O ayan! Idikit lang natin ito malapit sa switch ng ilaw o kung saan madaling makita para mapaalala sa atin ang pagtitipid ng energy o ng kuryente. Sa ganitong paraan, maaari na tayong makatulong sa pag-conserve ng energy. Kung lolobi ng Diyos, muli tayong magkita-kita at sanayan natin ang ating kaalaman dito lang sa KidsCraft! Magandang araw po, Kuya Wimpy. Magandang araw sa iyo, Bency Boy. Ano po ba ang tungkulin ng Department of Energy? Ang tungkulin ng Department of Energy ay siguruhin na meron tayong quality or dekalidad na supply ng kuryente. Reliable ito at maaasahan. Affordable ito, ibig sabihin kayang abutin at kayang bayaran. At sinasabing secure ito o dapat sigurado na umaabot ito doon sa mga nais gumamit. Kaya ang Department of Energy, nakikipagtulungan tayo doon sa source, dinidevelop natin, pati pag-develop niyan at pag-process ng energy at dinidistribute yan, pinapamigay, pinapamahagi sa paraan ng maabot siya ng mga gustong gumamit. At yung mga gumagamit, tinuturuan natin na dapat tama, sapat, tama yung paggamit nila ng energy. Hindi abusive, hindi sobra. Dapat alam gumamit. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa inyo. Ang tungkulin ng DOE lalo na sa enerhiya ng ating bansa. Sinisiguro po nila na lahat ay magkaroon ng access sa energy resources ng ating bansa. Oo, kaya alam din nila kung ano ang maipapayo sa atin sa paggamit natin ng energy. Kaya ang dapat nating gawin ay makinig sa payo nila. Very good, kids. Ngayon, punta na tayo sa ating Bible story. Noong nakaraan ay natunghayan natin ang pagtatagpo at pag-uusap ni Esau at ni Jacob. Nakaka-touch nga po yung pagkikita nila muli eh. Muntik pa ako maiyak. Oo, tama ka, Lexter. At nagbigay galang nga ang sangbahayan ni Jacob kay Esau. At nagbigay siya ng kaloob kay Esau at yun ay tinanggap naman niya. Sa pagpatuloy ng ating kwento, basahin na natin ang nakasulat sa aklat ng Genesis 33:9-20. At sinabi ni Esau, "Mayroon akong kasya, kapatid ko. Ariin mo ang iyo. Hindi, ipinamamanhik ko sa iyo na kung ngayon nakasundo ako ng biyaya sa iyong paningin, ay tanggapin mo nga ang aking kaloob sa aking kamay. Yamang nakita ko ang iyong mukha na gaya ng nakakita ng mukha ng Diyos. At ikaw ay nalugod sa akin. Tanggapin mo, ipinamamanhik ko sa iyo ang kaloob na dala sa iyo sapagkat ipinagkaloob sa akin ng Diyos at mayroon ako ng lahat." At ipinilit sa kanya at kanyang tinanggap at kanyang sinabi, "Yumaon tayo at tayo'y lumakad at ako'y mangunguna sa iyo. Nalalaman ng aking Panginoon
na ang mga bata ay mahihina pa. At ang mga kawan at ang mga baka ay nagpapasuso. At kung ipagmadali sa isa lamang araw, ay mamamatay ang lahat ng kawan. Magpauna ang aking Panginoon sa kanyang lingkod. At ako'y mamamatnubay na dahan-dahan. Ayon sa hakbang ng mga hayop na nasa aking unahan. At ng hakbang ng mga bata hanggang sa makarating ako sa aking Panginoon sa Siir. Pahintulutan mong iwan ko sa iyo ang ilan sa mga taong kasama ko. Ano pang dahil nito? Makasundo nawa ako ng biyaya sa paningin ng aking Panginoon. Gayon nagbalik si Isao ng araw ding yaon sa kanyang lakad sa Seir. At si Jacob ay naglakbay sa Sukot at nagtayo ng isang bahay para sa kanya. At iginawa niya ng mga balag ang kanyang hayop. Kaya tinawag ang pangalan ng dakong yaon na Sukot. At dumating si Jacob na payapa sa bayan ng Sikem na nasa lupain ng Kanaan. Nang siya'y manggaling sa Padan Aram at siya'y humantong sa tapat ng bayan. At binili ang pitak ng lupa na pinagtayuan ng kanyang tolda sa kamay ng mga anak ni Hamor na ama ni Sikem ng 100 putol na salapi. At siya'y nagtindig doon ng isang dambana at tinawag niyang El Elohe Israel. Nagkanya-kanyang lakad na po ang magkakapatid kasama ang kanilang kawan at mga sangbahayan. Si Isao po ay nagbalik sa kanyang lakad sa Seir at si Jacob naman po ay naglakbay sa Sukot at doon po siya nagtayo ng kanyang bahay. Sa paglalakbay po nila, lalo po ni Jacob, ano po sumunod na nangyari, Kuya Eric? God willing, yan naman ang ating tutuklasin sa susunod, kaya't subaybayan niyo yan ha. Ang Department of Energy ay isa sa mga advocate sa pagkakaroon ng maayos at sapat na energy ng ating bansa. Kaya naman tulad nila ay makiisa tayo sa layunin na maiayos ang energy sa ating bansa. Kasama ng DOE ang iba pang ahensya ng ating bansa sa layuning ito. At sa Biblia ay may ganitong sinasabi sa aklat ng Eclesiastes 4:9, basahin natin. Dalawa ay maigi kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Gusto niyo bang makatulong sa pagtitipid ng energy? Ano-ano ba ang pwede nating gawin? Sa susunod, kung lalabin ng Diyos, alamin naman natin ang tips ng DOE tungkol sa pagtitipid ng energy. Lunti ang kapaligiran, o kay gandang pagmasdan. Sariwang hangin na malalanghap, sa buhay nati walang kasing sarap. Mga burol at kabundukan, maraming puno at halaman. Sa pagsabay sa kaunlaran, sana ay kasira ay di papayagan. Ang kalikasan, ating ingatan, biyaya ng ating Diyos. Panatilihan ang kalinisan at pagyamaning lubos. At pagyamaning lubos. Maganda ang kinabukasan natin. Ang kalikasan, ating ingatan, biyaya ng ating Diyos. Panatilihan ang kalinisan at pagyamaning lubos. Ang kalikasan, ating ingatan, biyaya ng ating Diyos.
hanggang dito mga bata, sa susunod kung loloobin ng Panginoon ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, Butisya's while we grow.